Okay, dahil malapit na ang Miss Universe, ngayong November din yan, 17, mapapanood natin ang 18. May gabi doon sa Mexico, siyempre umaga as usual, andito yan sa bahay natin, papanoorin doon, ngayong weekend. Oo, kasi nga po, balita pa rin natin dito, update kay Chelsea Manalo na, well, balita natin last time na bonggang-bongga siya sa mga Latin press, sa mga Latino na nandoon na syempre. Mexico yan, ano. So, kahit ang dami niyang kamukha, ang dami kamukha, meaning medyo colored, politically correct ang ating pagbanggit ng among the colored candidate siya, dahil kauna-unahan nga nating representative or delegate from Miss Universe Philippines na pinadala na medyo dark ang kulay at sabi natin black or what, na taliwas dun sa mga standard beauty na pinapadala natin. Pero dahil nga sa tikas, talino, ganda, yung aura, napapansin talaga siya ayon sa mga report. Siyempre, ganoon naman lagi, di ba? Lalo pa tinututukan natin ng madalas. Pero ako dito sa Unbearable Channel, natuwa ako kasi nabasa ko mismo yung na-post ni Tyra Banks sa kanyang Instagram, dahil finalo niya si Chelsea Manalo. Taray, di ba? Kung natatandaan po ninyo si Tyra Banks, isa po yung magaling at na supermodel of the world, na host ng The Next American Model ba, tama ba ako? Yung kanyang ano, talagang ano siya, talagang pagdating sa rampahan, pasarela, pagdating sa mga pagre-reinvent ng looks, ng peg, you know, makeup and everything. Talagang isa siya sa mga credible, reliable, at sa talaga tinitingala sa buong mundo yan, ha. So para i-follow ka at bigyan ka ng encouraging words or kahit mga one-liner na got it girl, go for it girl, parang ganoon, a dream come true, something like that, magiging proud ka rin kahit, 'di ba, lalo na siguro si Chelsea, dahil although ginawa na ito, kung if I'm not mistaken, ginawa na ito ni Tyra Banks kina Pia Words Back at saka kay Catriona Gray, and alam nyo naman, pareho nanalong Miss Universe. So parang sabi nga, it comes in threes now na for the third time na may finalo itong si Tyra Banks, at finafollow niya nga itong si ano, yung si Chelsea Manalo natin. Di ba nakakatuwa yung mga ganung balita? Kaya kami naman, sige, biglang, ay, kasi nga ang daming mga bashers din naman ito ni Chelsea, at nakakalungkot na marami rin mga Pinoy na nababash kanya. Especially, ito na, doon sa mga mahihiling sa Bucon dyan, doon sa mga sa pageantry, especially yung mga tinalo, kinabog ni Chelsea during the time na lumahok siya at sumali siya. At siya na nga ang nanalong Miss Universe Philippines. Kasi during the time na talaga nakikipag-compete siya, hindi siya na pag-uusapan, wala siya sa radar, kumbaga, na mga ginugusto ng mga supposedly authorities or experts na nagsasabing, ay, si ganito dapat ang ipadala at manalo. Ay, si ganito dapat. Eh, nabigo silang lahat. Kaya si Chelsea yung pumasok. So, may mga nagsasabing, yung mga grupong yon, mga disappointed di umano, na isa rin, nakakalungkot na inang binabash. Kasi lahat ng ano ni Chelsea ginagawa, parang inahanapan ng butas. Mula sa ayos ng hair, parati daw nakapuyod, bakit daw hindi palabas na naka-afro siya, bakit daw parating ganito ang suot, bakit may mga ganong pamimintas na alam naman natin na imbis na makatulong, inadadagdagan pa yung stress or pressure ng mga team na namamahala at sumusuporta dito kay Chelsea na sa darating ang November 17 Miss Universe. Pero tayo kami, syempre tayo naman lahat na nanonood dito, gustong-gusto din naman natin na manalo siya para sa ating ikalima, o di ba? Kaya nga tayo powerhouse sa ikalimang Miss Universe title natin. But syempre natin, sabi nga ni Miss Gloria Diaz, kung hindi ukol, kung hindi naka-alay ng mga stars, eh, hindi rin naman talaga mangyayari yan. So, nagdagan na lang natin ang pagdarasal. Kasi sa nakikita naman natin kay Chelsea, isa siya sa mga klase ng kandidata na, alam mo yung lumalaban, ini-enjoy ang kanyang pinasukang contest, at feeling ko naman hindi naman niya ipapahiya yung Philippines, o hindi niya naman tayo bibigyan ng katatawan ng performance lang, dahil may laman naman ang utak nito at mahusay naman ang puso niya. At para mapansin nga, sabi ko, babalik ako dun sa issue, para mapansin ng isang Tyra Banks na hindi naman, ano, kasi si Tyra Banks, syempre,
yung sector niya, ang kanyang ang kumbaga yun ang yung kumbaga yung audience niya at saka yung mga supporters niya, doon siya nakatutok. Siyempre bilang isang multimedia ano rin siya, icon. Pero para mapansin pa niya ang kagaya ni Chelsea Manalo na representative ng Philippines, that's already something na nakakatulong yan, especially sa pagbibigay balita at pag-gather ng mga balita nitong mga Latino or yung mga Mexican press na nando doon para ipamahagi din niya sa iba't ibang parte ng mundo, especially now na itong edition na ito ng Miss Universe 2024 ay lalahukan ng 100 plus na mga candidates, o di ba? Alam ko 130 but may nag-back out na isa, kaya naggang 129 na lang sila, but still napakarami. Ito yata yung pinakamalaking delegation na nalaman natin o nabalitaan natin sa kasaysayan ng Miss Universe. At kahit marami mga intriga, pinapanood pa rin siya ng milyong-milyong mga tao worldwide at sinusubaybayan pa rin. So ang naging format nga, as we have discussed in our previous vlog, na from 129 agad-agad pipili ng 30 na papasok na official na semi-finalist, and then marireduce yung 30 to 15 or 12 yata, and so out of the 12 doon na pipili ng 5 na magko-compose na nga yung mga runners up and winner, di ba? So ang hirap na mahirap at parang butas talaga ng karayom yung pagdadaanan ng ating delegado. Pero with the things going on happening now in Mexico at sa klase naman ng pinapakita nito ni Chelsea Manalo, sana naman. Although maraming nga nagpipredict na ay swerte nang makapasok siya sa 30, mas lalong swerte kung mapapasok siya sa 12. Huwag naman po tayong ganun sana magdasal, kasi lahat naman po ay may equal bearing, equal footing. Kasi hindi lang man din tayo ang bansang nagre-represent o kasali doon, kasi alalahanin nga natin 129 po yan. And makasali lang doon at maka-join is already something. And sabi ko nga, malaking bagay na napapansin siya ng mga celebrities gaya ni Tyra Banks, kasi mas napag-uusapan, kumbaga nagkakaroon ka na ng edge over others, kasi pag binalita, kukunan ka ng reaction, pahayag, kasi worldwide celebrity itong pumapansin sa'yo. So ang ganda ng publicity na sana maging positibo pa. At tayo dito sa Philippines, alam ko open pa rin ang botohan. Keep on kasi again nakakadagdag din po yun sa exposure ng ating kandidata, na sa ngayon naman ay hindi naman tayo binibigyan pa ng kahihiyan. So yun lang mga kaibigan. So Chelsea Manalo, good luck sa iyo. Alam ko ang buong probinsya ng Bulacan, ang buong Pilipinas ay ilan dyan sa likod mo, although may mga iba rin pa rin tayong mga kababaya, mga half Pinay na nagrepresent din ng mga bansa nila kagaya ni New Zealand at mga iba pang may mga ibang countries na mga half Filipino or half Filipina ang nananalaytay, kumbaga nadugo sa kanila kasi may mga parents sila mga Pilipino. So good luck din po sa inyo, swerte yan. Sabi nga, swerte ko ang luck ay na talagang sa inyo nakatuto, kahit anong gawin namin, kahit anong pagkula diyan or what, kung talagang para sa iyo, sayo yan. So November 17, magkita-kita tayo, balitaan tayo, Miss Universe 2024. And to Miss Tyra Banks, thank you very much sa tiwala dito kay Chelsea Manalo. And Chelsea, go lang girl, go! Ako po ang inyong lingkod, go, go, go! Dito sa Unbearable Channel, maraming salamat po.